At napakahalaga ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Kanya, if you came with, kung kayo may dalang mga notebook at ballpen, ay inyo pong itala ang mga pag-aaralan natin ngayong umaga. Ano po? Sa Hebrews chapter 9, ay mababasa natin ang mga ganitong salita. Ano po? Sabi sa Hebrews chapter 9, verse 1, "Then verily the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary." Ano po? Now, una, ang Book of Hebrews ay isinulat para sa mga Hebreo. Ano? Pag sinabing Hebreo, yan ay mga Hudyo. Ano po? Pero marami po tayong makikita na magaganda at mahalagang aralin sa Book of Hebrews. Sa verse 1, nabanggit dyan yung first covenant. Ano po? So merong first covenant at saka tinatawag na second covenant. Hindi mo natin pag-aaralan ngayong umaga yan. Ano po? Pero sabi doon, in the first covenant ay merong mga ordinances of divine service. Ano po? Meron silang ginagawa na nakapaloob doon sa tinatawag na first covenant, na ito po ay may kinalaman sa kalooban ng Panginoon na dapat nilang gampanan pagdating sa kanilang pananambahan. Ano po? Sabi diyan, divine service. And ang sabi doon, ginagawa in a worldly sanctuary. Ano po? Now, yung worldly sanctuary dyan ay alam natin na yan ay tumutukoy sa templo ng mga Hudyo. Ano? So, sa Old Testament, meron silang tinatawag na temple, which is their place of worship. Sa panahon natin ngayon, ang tawag dyan ay mga synagogues. Ano po? Sa atin naman, tayo mga Kristiyano, ito yung ating ginagamit, yung tinatawag na mga house of worship. Ano po? Now, sabi dyan, verse 2, "For there was a tabernacle made." So, meron daw tabernacle na ginawa. Ano po? At itong tabernacle na to, ay ang sabi doon, ay merong dalawang compartment. Ano po? Ang sabi diyan sa verse 2, "The first wherein was the candlestick and the table and the showbread, which is called the sanctuary." Ano po? So, ito po yung tinatawag na outer court. Ano po? Yung holy place na kung saan doon sila nagagather ang buong bayan. Ano po? Ang tawag doon, the sanctuary. Sabi diyan sa verse 2. Sa verse 3 naman, ang sabi doon, "And after the second veil," okay, so merong tinutukoy diyan na veil. Kung merong first, merong second compartment. Ano po? Ang sabi doon, after the veil ay the second tabernacle, ang tawag doon ay the holiest of all. Okay? Most holy place. Na doon naman nakalagay ang sabi ng Bible sa verse 4, "Which had the golden censer, the ark of the covenant, overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of
covenant. Verse 5. And over it, the cherubims of glory, shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Okay? Now, ang makikita nating pagkakaiba ng first compartment with the second compartment ay yung mga bagay na dinescribe dito sa loob ng second compartment ay dun sa holiest of all, sa most holy place. Ang sabi doon ay verse 4, nandoon yung golden censer. Okay? At yung Ark of the Covenant, yung pinapasa ng mga priest, ng mga Levites, na kung saan sa loob noon, nandoon yung two tablets of stone na ibinigay kay Moses. Yun ang sinasabing the Ark of the Covenant. Ano? Overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna. Diba, sa wilderness, bago sila makapasok ng Promised Land, ay for 40 years, ay pinapakain sila ng Panginoon. Na tumigil na naman yung mana nung nandoon na sila sa Promised Land. Eh. Okay? So, pero, merong isang golden pot na sinasabi rito na pinaglagyan ng mana na hindi nabubulok. Ano? It is an everlasting or eternal sign for the nation Israel. Ano? Kasi di ba, kukuha sila ng mana ayon sa kanilang pangailangan every day. At pagkatapos, sabi ng Panginoon, huwag kayong kukuha ng sobra kasi pag kumuha kayo ay mabubulok. Di ba yun ang nangyari? Nabubulok pag kumuha sila ng sobra. Pero doon sa ika-anim na araw, kasi yung ika-pitong araw, Sabbath, hindi magpapaulan ng Panginoon, kanya sa ika-anim, dalawang beses o dalawang sukat ang kanyang ibibigay. Ano? But nevertheless, sa mga ordinaryong araw, pag kumuha ka ng sobra, nabubulok. Ito yung mana na palatandaan na talagang hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Ano po? At ang sabi rito, kasama rito yung Aaron's rod that budded. Naalala ninyo yung issue na nag-aral tayo dito noon. Yung issue na inano nila Korah, yung lahi ni Korah, mga pinsan to ni Moses eh, na medyo hindi sila kontento sa kanilang posisyon bilang mga priest. Nag-aspire sila ng higher position. Ano? Gusto nila ay, sabi ni Korah, gusto niya maging kabilang sa high priest. Ano? Sabi ng Panginoon, teka muna, ako ang pumipili kung sino ang magiging high priest. Kanya ang ginawa noon ay ganito. Diba ilang tribo sila? 12. Ano? Sa bawat tribo, yung pinaka-head nila, yung pinaka-tribal head, ay ire-represent ang kanyang tribe. At pagkatapos, bawat representative magladala ng, ano, ng rod. Okay? So, merong 12 rod. Sabi ng Panginoon, kung kaninong rod ang magbabad, hindi lang magbabad, ano, magkakaroon ng dahon at magbubunga, ay siya ang aking pinili. Ano? So, alam naman natin na the rod that budded was Aaron's. Kanya sabi dito, si Aaron ang pinili na maging lineage ng high priest. Ano po? Ayon sa pagkapili ng Panginoon. So, yun ay sabi ng Bible, nasa loob ng most holy place, at ang sabi ng Bible ay doon din sa most holy place, nandoon yung mercy seat, naglalarawan ng throne of grace ng Panginoon. Ano pa? Na ang sabi ng Bible, which we cannot now speak particularly. Ano? May panahon na
hindi nila masabi kung ano talaga ang nakapaloob doon sa most holy place, sapagkat nung mga panahon na yon, talagang hindi po napapasok yon. Ano? Ang nakakapasok lang doon ay yung high priest. Ano sabi rito? Look at verse 6. Now when these things were thus ordained, ang sabi rito, the priest, yung mga ordinaryong mga priest, sabi rito, went always into what? The first tabernacle, yung outer court, na kung saan nandoon sila, nagwo-worship at nag-aalay ng kanilang mga offerings. Ang tumatanggap ng offerings nila ay mga priest. Ano po? Sapagkat ang mag-perform ng offering ng bayan ay yung mga priest. Ang sabi rito, the priest went always where? Into the first tabernacle. So, huwag niyong kakalimutan, nasa buong templo sila, pero merong first at saka second tabernacle. Alright? So, sabi ng Bible, yung ordinaryong priest ay always, palagian, na pumapasok into the first tabernacle. Ang sabi diyan, paki-underlinean po ninyo, accomplishing the service of God. Kasi sila nga yung tinalaga na kukuha ng mga handog ng bayan para ialay sa Panginoon. Kung merong papatayin ng mga sacrificial lamb or animals, ang nagpe-perform noon ay yung mga priest. Look at verse 7. But into what? The second. Ang pinag-uusapan natin kanina, the first tabernacle. Alright? Pero ngayon, but into the second, ang tawag doon ay sa verse 3, most holy place, the holiest of all. Tingnan po ninyo, sabi sa verse 3, after the veil, the second tabernacle, sabi ng Bible, which is called holiest of all, or most holy place. Sabi natin dito sa verse 7, but into the second, ano yon? The most holy place. Went who? The high priest alone. Alright? So, makikita nyo, doon sa first tabernacle, ang mga priest, ordinary priest, always enter in to what? To do the service of God. Kasi sila yung tatanggap ng mga offerings para ihandog sa Panginoon. Kumbaga, ang mga priest ang mediator between the people and God. Naunawaan niyo mga kapatid, service of God. Doing the service of God. Now, sa verse 7, sabi ng Bible, but into the second, ano yon? Yung holiest of all, the most holy place, went, hindi ordinary priest, kundi sino? High priest. Alright? Went the high priest alone, mag-isa lang, once every year. So, minsan lang siyang papasok doon ng nag-iisa at minsan lang sa loob ng isang taon. At ang sabi rito, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. Bakit? Ano ba ang nandoon sa second tabernacle? Yung mga sinabi natin kanina, at ang sabi doon, yung mercy seat. Ano po? Yung mercy seat. Now, ang sabi ng Bible ay papasok ang high priest sa second tabernacle alone, mag-isa lang siya, once every year, sabi ng Bible, na meron siyang dalang blood offering. Sabi rito, not without blood. Hindi pwedeng papasok siya doon na wala siyang dalang blood
offering. Alright? Now, blood offering for whom? Sabi ng Bible, which he offered for himself and for the errors of the people. So, anong purpose daw ng high priest? Bakit siya papasok into the second tabernacle, which is the most holy place, once every year? Sabi ng Bible, to sacrifice for his sin and the sin of the people. All right? Bakit kasama ang kanyang ang high priest? Bakit kasama yung kanyang kasalanan sa kasalanan ng bayan? Sapagkat ang sabi ng Bible, paki-flash nyo nga sa screen, Romans chapter 3 and verse 23. Ano sabi ng Bible? For all have sinned and what? Come short of the glory of God. Lahat ng tao, sabi ng Bible, ay makasalanan, nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. In fact, ang kasalanan ay nagmula sa ating amang si Adan. Okay? Kaya nung mahulog si Adan sa kasalanan, ay minana natin ang pagkakaroon ng sinful nature. Kanya sabi ng Bible, lahat tayo ay ano? Makasalanan. Kanya yung high priest, papasok siya dun sa second tabernacle na meron siyang blood offering para sa kanyang sarili at para sa bayan and of the people. Look at verse 8. The Holy Ghost, this signifying that the way into the holiest of all, your second tabernacle, the way into the holiest of all, pakiguhitan po ninyo to, mahalaga to. Sabi ng Bible, was not yet made manifest. Yung daan daw into the holiest of all, into the second tabernacle, nung isinusulat ito, sabi ng Bible, was not yet made manifest. Hindi pa talaga nagiging available. Okay? Kumbaga, nung nagpunta ako sa Runggot, ay meron ako nakita doon na ginagawang tulay. Ano? Parang yun daw ay parang magtatayo doon ng parang elevated highway, ano, na magko-connect, ano. So, nung makita ko 'yon, sabi ko, laking poste nito, para saan kaya 'yan? So, sabi nga nila, ano daw 'yon, poste ng parang elevated roadway. So, ganun pa rin. Inaantay natin na matapos yung construction bago madaanan. Naunawaan niyo mga kapatid. So dito sinasabi, no, sinusulat ito, kanya may pangangailangan ng high priest na papasok sa holiest of all, sapagkat nung mga panahon na yon, sabi ng Bible, the way into, yung daan para magkaroon ng access, papasok doon sa holiest of all, was not yet made manifest. Hindi pa naa-accomplish. Ano sabi doon? While as the first tabernacle was yet standing, which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. Now, meron tayo makikita dito na sabi ng Bible, yung kanilang pag-o-offer, sabi ng Bible, ay
pwedeng maging daily na ginagawa ng mga priest, ano po. Pero ang hindi nawawala ay yung taunang ginagawa ng high priest na kung saan magdadala siya ng blood sacrifice into the second tabernacle for his sin and for the people. Pero ang sabi ng Bible, that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. Bakit? Bakit kinakailangan paulit-ulit nilang gawin? Kasi nga, hindi po naging perpekto yung ginagawa nilang pag-o-offer ng blood sacrifice. Blood of bulls, blood of lambs, blood ng kung ano-anong mga hayop. Ano po? Sapagkat yun po ay sinasabi ng Bible, was a figure for the time then present. Nung ginagawa nila yon ay meron pong ibig sabihin yon na tinitignan nila na ito po ay pwedeng ma-fulfill into the future. Ano po? Look at verse 10. Which stood only in meats and drinks and diverse washings and carnal ordinances imposed on them until the time of reformation. Okay, i-reserve nyo lang muna yan. Guguhitan muna natin. Sabi ng Bible, yung ginagawa nila noon was imposed on them. Ito ay ipinag-uutos sa kanila. Hindi nila pwedeng baliwalain. It was a command. It was imposed on them. Sabi ng Bible, until the time of reformation. Pag sinabing reformation, merong magaganap na pagbabago. Merong magaganap na pagbabago sa dati nilang ginagawa. Diba? Sabi ng Bible, daily and once yearly. So yun, I impose on them, sabi ng Bible, until the time of reformation. Darating ang panahon na lahat yun babaguhin. Naunawaan niyo mga kapatid? Alright. So, look at verse 11. But Christ, being come a what? An high priest. Sino ang nakakapasok doon sa holiest of all or doon sa most holy place? High priest. Pero sabi rito sa verse 11, but Christ or Jesus Christ being come an high priest. Si Kristo nagkatawang tao at ang sabi ng Bible, siya'y naparito at pinulfill niya yung pagiging high priest. High priest of good things to come. Sabi ng Bible, by a greater and more perfect tabernacle. Bakit sinabing greater and more perfect tabernacle? Balik tayo dun sa una. Ang sabi ng Bible, tingnan niyo dito sa verse 1, sabi dito, then barely the first covenant had also ordinances of divine service, o guhitan niyo yan, and a worldly sanctuary. Alright? Pag sinabing worldly, material. Sanctuary, referring to their temple, the temple of the Jews. Pero ang sabi rito ng Bible ay verse 11, by a greater and more perfect tabernacle. Okay? Now, ngayon, hindi tumutukoy sa temple that is made with hands, tumutukoy sa templo ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang katawan na i-offer
para sa kaligtasan ng sanlibutan. Remember, araw-araw kinakailangan nila mag-offer at taon-taon kinakailangan papasok ang high priest into the most holy place for the offering of sacrifices. Naunawaan niyo mga kapatid. Pero sabi ng Bible, si Kristo naparito to be the high priest na yung ginagawa ng high priest noon, taon-taon, ginawa ni Kristo ng minsan lang. Naunawaan niyo? Kanya napakahalaga ng ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Greater and more perfect tabernacle, ang sabi ng Bible, not made with hands, that is to say, not of this building. So, contrary-wise, yung tinutukoy kanina na kung saan sila nag-o-offer is the temple. It's a physical building. Ano po? Kanya nga dumating din sa punto na tinuturo sa atin ng Bible na tayo po, nang tayo ay naligtas, naging templo ng banal na Espiritu. Are you with me? Kanya ngayon, ay bagamat meron tayong pinagtitipunan na ganito, ang tawag natin ay house of God o house of worship. Pero alam niyo ba mga kapatid, pag alis natin dito, hindi nananatili ang Diyos dito. Saan siya nanatili? Sa atin. Sapagkat tayo ang naging templo ng Espiritu ng Diyos. Napakadakilang ano po niyan, misteryo yan na sinabi ng Bible. Ang Diyos nananahan sa atin. Naunawaan niyo mga kapatid? Alright. So ang sabi ng Bible, verse 12, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood. Ang high priest, sabi kanina, ay pumapasok alone once in the temple, ang sabi ng Bible, with blood for the offering of sin for himself and for the people. Taon-taon ginagawa yon ng high priest na namamatay at kinakailangan palitan. Ano po? Pero sabi ng Bible, no si Kristo ay dumating, sabi dyan, pumasok siya sa most holy place, wala siyang dalang dugo ng mga kambing, ng mga baka, sabi ng Bible, but by His, what? Look at your Bible. Verse 12, but by His own blood. Remember, ang high priest papasok sa most holy place with blood. Sacrifice po yun for the sins of the people and his sin. Pero si Kristo, nung siya ay naparito as our high priest, pumasok siya, wala siyang dalang dugo ng hayop, kundi ang dala niya ay alin? His own blood. He entered in, ilang beses? Once. He entered in once into where? The holy place, having obtained what? Eternal redemption for whom? For us. Ano po? Now, sabi ko nga sa inyo, yung Book of Hebrews, sinulat ito sa mga Hudyo, ano, na hindi alam yung alam natin ngayon. Naunawaan niyo mga kapatid? Alam na natin ito ngayon sapagkat kumpleto na ang Bible. Pero may mga Hudyo na buhay ngayon na hindi nila alam yung alam natin. Bakit? Kasi kung kayo po ay magsasalita sa ordinaryong Hudyo about the Lord Jesus Christ and what He did on the cross of Calvary, hindi po sila maniniwala sa inyo. Ano po? Kanya nga makikita natin, itong sulat na ito ay nagpapaintindi sa mga Hudyo na si Kristo ay nagkatawang tao,
He became our high priest. He entered into the most holy place, sabi ng Bible, once and having obtained what? Eternal. Pag sinabing eternal, gaano katagal yung eternal? Abay, walang hanggan yon. Eternal redemption. Pag sinabing redemption, kaligtasan. Kanya sa pamamagitan ni Kristo na pumasok sa most holy place, ay ginampanan niya ang kapatawaran ng ating kasalanan at ibinigay sa atin ang eternal redemption. Bakit? Look at verse 13. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctifieth to the purifying of the flesh. Alright? Kasi meron silang mga tinatawag na cleansing ritual. Ano po? Kasi may mga pagkakataon na dinedeclare na unclean ang isang tao. Halimbawa, nakahawa ka ng patay, you will be declared unclean for several days. At yung pagiging unclean mo para ka mag-cleanse ay merong mga ritual na ginaganap. Ano po? So sabi ng Bible ay meron pong mga cleansing ritual. Ano? Purifying of the flesh ang tawag doon. Look at verse 14. How much more shall what? The blood of Christ. The blood of Christ who through the eternal Spirit, ano sabi diyan? Offered himself without spot to God. Purge your conscience from dead works to serve the living God. Now, sabi rito, Jesus Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to whom? To God. To God. Bakit to God? Kasi ang Diyos na banal na nagre-require ng holy sacrifice para tayo mapatawad sa ating kasalanan, walang makagaganap nun maliban sa Panginoong Jesucristo. Kanya sabi ng Bible, nung si Kristo mamatay sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Bible, through the eternal Spirit, which is the Holy Spirit, offered himself without spot. Kanya nga po, pagka pinag-aralan natin, ang virgin birth of the Lord Jesus Christ, isang mahalagang doktrina po yun. Bakit? Sapagkat lahat ng tao na ipinanganak sa laman ay mayroong sinful nature sapagkat galing kay Adan. Pero bakit mahalaga na si Kristo kinikilala natin born of a virgin? Ibig sabihin, si Kristo ay ipinanganak ng isang babaeng birhen, wala siyang ama sa laman. Yun ang pagkakaiba ng Panginoong Jesucristo. Dahil wala siyang ama sa laman, wala siyang dugo na kagaya ng dugong dumadaloy sa ating mga ugat na buhat sa dugong makasalanan, buhat kay Adan. Naunawaan natin mga kapatid. Kanya nga sa scripture, si Adam was called the first Adam who sinned, pero si Jesus Christ, the second Adam, which is the Redeemer. Naunawaan natin mga kapatid. Alright. So sabi ng Bible, offered himself without spot to God to purge your conscience from dead works to serve the living God. And for this cause, ano sabi diyan? He is the mediator of what? The New Testament. Tagapamagitan siya, okay? Of the New Testament by the means of death
for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of inheritance. Naalala niyo dito sa verse 15, ang dami pong mga dapat tayo makita rito. Sabi rito, si Kristo daw, for this cause, Christ is the mediator. Pag sinabing mediator, siya yung namamagitan. Siya yung nasa gitna. Are you with me? Nasa gitna ng ano? Sabi dyan, mediator of the New Testament. Okay? So, merong New Testament. At nasabi ng Bible, that by means of death, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, for the redemption of the transgressions that were made under what? The First Testament. Okay? So, yung First Testament is the Old Testament. Old Testament, New Testament, sino nasa gitna? Si Jesus Christ. Alright? Ang sabi ng Bible, that they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Old Testament, Christ, when He died on Calvary, New Testament. Old Testament, sabi ng Bible, may mga priest and high priest ordained for the service of God. Anong ginagawa ng mga priest at saka ng high priest? For the sacrifice of sins. Na yung priest, daily nila ginagawa yon. Pero yung high priest, ginagawa yon taon-taon. Ano po? So, it must be done. Ang sabi ng Bible, it was imposed on them. Sino yon? Yung mga nasa Old Testament. Dumating ang kamatayan ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo at ang sabi ng Bible, siya yung namamagitan between the Old and the New Testament. Okay? So, sabi ng Bible, kanina, meron sinasabi rito, look at verse 10, which stood only in meats and drinks and diverse washings and carnal ordinances, yung mga ginagawa nila sa Old Testament, sabi ng Bible, were imposed on them. Ito ay batas na dapat nilang sundin. It was imposed on them. Kailangan nilang gawin araw-araw through the priest, the service of God, and once every year na ang gagawa nun ay yung holy, yung high priest. Naunawaan niyo mga kapatid, sabi ng Bible, until the time. Anong time yon? The time of reformation. Ito na ngayon yung tumutukoy doon sa death of Christ on Calvary. Are you with me? Nasabi ng Bible, He ended the old and He began the new. Naunawaan niyo mga kapatid? Alright. Now, dito natin tatapusin, i-continue natin mamaya. Tingnan po ninyo sa John chapter 19 and verse 30. John chapter 19 and verse 30. Diba pinag-aralan natin nung Holy Week yung seven last sayings of the Lord Jesus Christ. Ito yung ika-anim bago niya sinambit yung ikapitong huling mga salita niya on the cross of Calvary. Father, into thy hands I commend my spirit. Pero bago siya namatay, ano yung diniklara niya? Look at verse 30. Sabi ng Bible, when Jesus therefore
had received the vinegar, he said, "It is finished." Bakit sinabi ng Panginoon, "It is finished"? Ano ang tinapos ng Panginoong Hesukristo? Ano ang kinumpleto niya? Ano ang nagampanan ng Panginoong Hesukristo bago siya mamatay na naging daan para sabihin niya, naganap na? Alin na naganap na? Naganap na ang kalooban ng Ama para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Tingnan po ninyo mga kapatid, itong mga talatang ito. Sabi ng Bible ay tingnan natin. Ha? Di ko kasi naisulat yung mga verses. Eh. Alright. Tingnan po ninyo sa Matthew chapter 27 and verse 51. Matthew 27 and verse 50. Jesus, when he cried again with a loud voice, yielded up the ghost, his spirit. And behold, ano sabi diyan? The veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake and the rock rent. Now, ano yung veil of the temple na yon that was rent? Balik tayo sa Hebrews chapter 9. Tingnan po ninyo mga kapatid. Ang sabi rito sa verse chapter 9, look at verse 2, there was a tabernacle made. So meron silang templo, meron silang tabernakulo, pero may dalawang compartment. Sabi sa verse 2, the first, all right, yung outer court, sabi diyan, wherein was the candlesticks and the table and the showbread, anong tawag doon? The sanctuary. Doon sila pumapasok lahat for their offerings. Ano po? Verse 3. And after the first tabernacle, after the veil, sabi ng Bible, after the veil, the second tabernacle, which is called the holiest of all. Alright? At sabi rito, doon sa first tabernacle, ang pumapasok doon always are the priest for the service to God. Pero doon sa most holy place, ang nakakapasok lang doon ay yung high priest. At hindi nila nakikita kung ano yung nasa loob. Diba? Yan ang sabi kanina. Hindi natin nakikita. Sa ngayon, okay? Nung hindi pa namamatay ang Panginoong Hesukristo. Kanya nung sinulat yung Hebrews chapter 9, as if ipinapakita ng writer na ito yung kaganapan nung hindi pa namamatay ang Panginoong Hesukristo. Kasi meron pang veil na namamagitan doon sa dalawang tabernacle. Naunawaan niyo mga kapatid? Pero nung namatay ang Panginoong Hesukristo, ang sabi ng Bible, that veil was what? Rent from top to bottom. Ngayon, yung dating hindi nila nakikita dun sa most holy place, kita na nila ngayon. Naunawaan niyo mga kapatid? Bakit? Kasi wala ng tabing. Kanya nga ngayon, sabi ng Bible,
wala na tayong pangangailangan ng high priest na gaya ng order ni Aaron. Na si Aaron, nung mamatay, pinalitan ng kanyang anak. At yung kanyang anak na pumalit sa kanya, pinalitan ng anak ng kanyang anak, kundi yung ng apo niya. Kailangan palitan. Bakit? Kasi namamatay. Ordinansa ng tao. Pero ngayon, si Kristo minsan lang naging high priest, obtaining for us what? The eternal redemption. Kanya nga makikita natin, mga kapatid, both in the Old Testament and the New Testament, who fulfilled our salvation? The Lord Jesus Christ. Kanya nga, kung tayo po ay magbabalik tanaw, o ibig sabihin, i-recognize natin the finished work of Christ, which He did on the cross of Calvary, that is the only way para tayo maligtas. Sapagkat ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ano sabi ng Bible? For by grace. Pag sinabing grace, yan po ay biyaya. Ano po? Pag sinabing grace, gift. Pag sinabing gift, libre. For by grace, sa pamamagitan ng biyaya, yan ay libre, wala tayong babayaran. Sabi ng Bible, are you saved? Tayo ay naligtas. Through what? Faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Kanya nga dito natin sinasabi na ang ating kaligtasan, si Kristo ang gumanap para sa atin. Are you with me? Hindi tayo ang gumanap para tayo magkamit ng kaligtasan. Wala tayong pwedeng gawin para maligtas. Si Kristo ang gumanap ng ating kaligtasan. Paano ginampanan ng Panginoon Kristo? By offering Himself as a sacrifice to whom? To God. Kasi ang Diyos na dapat masatisfy sa kasalanan ng buong sanlibutan ang dapat pag-ukulan ng sakripisyo ng Panginoong Heso Kristo. Ang sabi ng Bible, not of works, lest any man should boast. Ano ba ang pananampalatayang nakapagliligtas? Ang pananampalatayang nakapagliligtas ay yung paglalagak natin ng ating buong kapanatagan, pananampalataya, na yung ginawa ni Kristo ay sapat na para sa ating kaligtasan. Hindi relihiyon, hindi mabuting gawa. Sapagkat kung relihiyon ang makapagliligtas, ang tanong, bakit kinakailangan pang mamatay ni Kristo gayong may relihiyon na bago pa siya namatay? Are you with me? Meron ng ordained na ginagawa ang mga Old Testament saints. Sabi ng Bible, it was imposed unto them. A service to God. Isn't that a form of religion? Pero hindi pa yun sapat kung hindi si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo. Ano natin, mga kapatid? Kanya, hindi rin mabuting gawa. Bakit? Anong mabuting gawa ang pwede nating gawin para tayo maligtas? At ang sabi ng Bible, kung tayo pala ay maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa, ano pa ang silbi ng kamatayan ni Kristo? Kanya, mga kapatid, walang iba kung hindi tayo ay sumampalataya doon sa ginampanan ni Kristo para sa atin. Hindi kung ano yung magagawa natin para kay Kristo. Ikaw ay ligtas ngayon dahil sa ginawa ni Kristo
halos 2,000 taon na ang nakakaraan sa krus ng Kalbaryo. In fact, hindi pa tayo ipinapanganak, naging katugunan na siya sa pangangailangan natin. Are you with me? Sapagkat tanging kamatayan lamang ni Kristo ang makapagpapatawad sa ating kasalanan. Kanya, dapat tanggapin natin yon. Are you with me? Sapagkat sabi ng Bible, for by grace. Biyaya. Sa biyaya, tayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Not of yourselves. Wala sa ating sarili. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Sa ating susunod na pag-aaral, yung bang pananampalataya, Pastor, ay gawa? Hindi po. Sapagkat it is the requirement ng Diyos para ma-avail natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Sabi ng Bible, by grace through faith, not of works. Mamaya, papatunayan ko sa inyo na yung pananampalataya na nakapagliligtas, hindi gawa. Sa pag-aaralan natin yan. So, tayo muna magsitayin lahat. Let's take a short break and then tutuloy natin yung ating pag-aaral. Tayo po magsitayin lahat. Tayo po ay manalangin. Amang banal, maraming salamat po na nakita namin ang katotohanan mula sa iyong salita sa Hebrews chapter 9. There was a tabernacle made. Pero merong dalawang compartment na kung saan before the death of Christ, it was separated by the veil. And that veil had been rent from top to bottom when Christ died for us. It was when He died that He said, "It is finished." The work of God's redemption has been fulfilled, has been done according to your plan, and now was made manifest, made available to all men by grace through faith. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito ay maging maliwanag sa amin, at dalangin ko po na aming maipamuhay ang tunay na patutuo at kapahayagan at paglalarawan ng tunay na ligtas. Kami po ay hindi naglilingkod para maligtas. Kami po ay mga ligtas na kanya kami naglilingkod. Kami ay hindi naglalayo na lumakad sa panibagong buhay dahil nais naming maligtas. Kami po ay iniligtas mo na. Kanya, kami po ay magtataglay ng bagong kalikasan na dulot ng banal na Espiritu sa lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Lord, tulungan niyo po kami. Kayo po ang patuloy na kumilos. Amin pong pinangahawakan ng iyong pangako na ang mga tunay na sumampalataya at tunay na naligtas ay naging templo ng banal na Espiritu. Kaya sumaamin ka po at ang dalangin po namin ay mahayag ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay as we yield ourselves to the power of the Holy Spirit that is in us. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aking hilingan at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po. Let's take